What to expect in a wedding? Number 1. Stress. Normal naman yan. Kahit gaano pa kaplanado ang inyong kasal, kahit may wedding coordinator kayo, hindi pa rin maiiwasan ang ma-stress. Dala na rin ng excitement. Kapag sobrang excited ka, nakaka-stress pa rin yun kasi iniisip mo kung ano kaya mangyayari, sana walang problema, lalo na sa araw ng kasal, at iba pang bagay. Kailangan mong ipaubaya sa Panginoon ang lahat at huwag ka nang mag-isip na sobra. Basta magtiwala ka lang. At kung maaari, sikapin mong matulog ng maaga para hindi haggard pagdating sa araw ng kasal ninyo. Number 2. Posibleng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan between you and your partner at mapupunta ito sa away. Expected na talaga yan kasi marami kayong desisyon na gagawin at nagsisimula ang away kapag hindi sumasang-ayon ang isa. Dapat pakinggan niyo muna ang both sides at pag-isipang mabuti kung alin doon ang mas nakakabuti para sa inyo. Dapat dito pa lang, marunong na kayong mag-adjust kasi kapag kayo'y mag-asawa na, mas maraming adjustments pa ang haharapin ninyo. Basta palagi niyo lang isipin na kahit gaano pa ka-stressful ang araw niyo, at the end of the day, dapat hindi kayo mag-away kasi kayo ang magpapakasal. Magpahinga kayo kung sobrang stress na at huwag bigyan ng sama ng loob ang isa't isa. Magdasal kayo palagi at nang maliwanagan ang inyong mga desisyon. Number 3. Family discussions. Expect nyo na rin na may mga contributions or suggestions ng family members ninyo, lalo na ang parents, at kailangang pakinggan nyo ito. May mga gusto sila na maaaring hindi pabor sa inyo. Halimbawa, gusto nilang imbitahin ang inyong mga kapitbahay at ang gusto mo lang, pamilya lang sa reception para medyo private na rin. Kailangan nyo lang ipaintindi sa kanila ng mabuti para maayos ang usapan. Pwede namang maghanda ng konting salo-salo sa bahay para doon na pumunta ang mga taong hindi makakapunta sa reception. Number 4. Financial problems. Kung nagpaplano pa kayong magpakasal, ito naman ang unang iisipin nyo, diba? Kahit nakabudget na, expect nyo pa rin na may mga additional expenses pa kayong gagastusan. Hanggat maaari, mas mabuting magtipid para may matira pa after the wedding. At ugaliing magdasal palagi dahil makakatanggap ka ng marami pang biyaya kung ipapaubaya mo ito sa puong may kapal. He is the source of everything. God will always provide. And number 5, expect the unexpected on your wedding day. Maraming posibleng mangyari na hindi mo inaasahan at dapat mentally and emotionally prepared ka dun. Halimbawa lang, kung medyo late nang dating ang parents mo at magsisimula na ang wedding ceremony, huwag kang malungkot o magpanik agad. Just be calm and pray lang. Darating din sila at makakahabol pa. Dapat rin hindi ka masyadong mag-expect na sobrang ganda ng decoration, baka kasi sobrang taas ng expectation mo. Ang importante doon, may decoration, di ba? Yung mga ganyang bagay lang, expect mo lang talaga na hindi magiging perfect ang lahat, pero worth it naman, basta ipagdasal mo lang palagi sa Panginoon. Sobrang stressful ang paghahanda sa kasal, pero sobrang saya naman ang kapalit nito dahil makakasama mo na ang taong mahal mo at bubuo na kayo ng sariling pamilya. Remember to make God as the center of your family always. God bless your wedding!